Ngayong araw na to, hindi ko lang alam kung gabi na ba sa inyo. Pero basta, magluluto tayo ng isang simple, quick, and easy recipe na talaga namang kikiligin ka sa sarap. Potato, para sa'yo na hindi na natuto. Tama na yan, uy! Tigil mo na yan! What's up, guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. And welcome to my channel! Hiwa-hiwain mo lang ng maninipis at hanggat maaari, pantay-pantay ang mga patatas. At kung ikay nakakaluwag-luwag at meron kang slicer, wow, gamitin mo yan para hindi sayang. At kung gusto mong manatiling fresh at maiwasan ang pangingitim ng iyong mga patatas, pwede mo yan ilagay sa tubig. At syempre, bago mo ginawa ang paghihiwa-hiwa na yan, dapat nagpakulo ka muna ng tubig. Pagkatapos, papakuluan natin yung ating patatas sa loob ng mga ilang minuto lamang. Or hanggang sa maluto ng bahagya yung patatas. Maglalagay tayo ng asin para pampalasa. Oops! Make sure not to overcook the potatoes because we will cook it again later. Ayan, so tamang-tama yung pagkakaluto ng ating potatoes. Nahahawakan pa siya, guys, at hindi yung paghinawakan mo ay nadudurog na. Okay, para sa mga susunod nating mga sangkap na simpleng-simple lang. Gagamit ako ng mixed vegetables, guys. Pero dahil alam natin na maraming ayaw sa green peas, pwede namang carrots lang or corn, or pwedeng carrots and corn. Kung ano ang preferred nyo, madali naman tayong kausap. Next ay ang corned beef. Baka naman sabihin ng iba dyan, kala ko ba tipid recipe, eh, ang mahal-mahal ng corned beef. Don't worry guys, pwede kayong gumamit ng canned tuna. At kung wala pa rin kayo yan, pwede nyong tanggalin na yan at mixed vegetables na lang. O diba guys, napaka-flexible ng ating recipe as always. Next, gagamit ako ng margarine. Pero kung meron kayong butter at marami kayong budget, pwedeng-pwede kayong gumamit ng butter. Okay, lutuin na natin yan at baka lutuin pa ng iba. Ayan guys, gagamit ako ng all-purpose flour. Iyan yung magpapalapot ng ating sauce. Tapos, isusunod ko na agad yung aking mixed vegetables. Wow! Pero, kung fresh carrots yung ginamit nyo, at medyo mas matagal maluto, pwede nyo siyang lutuin separately. Ayan guys, ilalagay ko na rin yung ating corned beef. Huwag niyong kalimutang dagdagan ng pampalasa, asin at paminta. Pwede kayong maglagay or magdagdag ng tubig. Cook it for a few minutes hanggang sa maging tender yung ating vegetables. And next, ilalagay na natin ang evaporated milk. Kung wala kayong evaporated milk tapos fresh milk ang meron kayo dyan, pwedeng-pwede yan guys. Again, cook it for a few minutes until the sauce is reduced and thickened. Take note lang guys, na kapag mas matagal nyo yung niluto, mas lalapot yung sauce. Lalo na kapag kalumamig. If ever na masyado kayong malaputan, pwede nyo namang habulan ng water. Okay, para sa ating next step, i-assemble na natin ang ating mga potatoes.
And then, ililayer natin siya ng ating cream sauce. So, ganun lang guys. Parang gumagawa ng lasagna or ng graham. Ilayer-layer mo lang yan guys. Just repeat the process hanggang sa ma-fill-in mo na yung iyong container. Top natin yan with cheese. At ibibake natin yan sa loob ng 30 to 40 minutes sa ating preheated oven, 180 degrees Celsius. E paano po kung wala akong oven? Sayang naman, gustong-gusto ko pa namang gawin. Mahilig ako sa patatas. Don't worry guys, pwedeng-pwede yan sa inyong mga kawali, sa inyong kalan. Ito na nga guys, panuorin yung mabuti. So pagluluto sa kalan guys, lutuin nyo lamang hanggang sa matunaw yung cheese. Ito na nga guys, napakasarap. Pwede nyo siyang isabay sa inyong mga ulam or pwedeng ito na as is. Pwede siya sa almusal, sa lunch, sa dinner, sa merienda. Pwede din sa handaan. Sarap. Mate yan, patatas yan. Actually, inulam siya ng aking pamilya. Ginawang ulam, syempre may corned beef, may patatas, inulam nila sa kanin. Carbs on carbs. Sobrang sarap guys at napakadali lang ng ating mga ingredients. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Bilhin nyo na yung mga sangkap na yan at gawin nyo na. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wa is ka Mami Lutong May Puso, at iba pa. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Shoutout po kay Miss Jeanette Alorde at sa kanyang mga Junakis. Yummy! Hello! Favorite ka ng mga Junakis ko, Miss Jane. Pinapadownload pa nila yung mga video mo. Nakakatuwa daw kasi. Wow! Shoutout po kay Miss Agatha Martinez. Thank you for sharing your recipe. Super na-enjoy ko ang videos mo. Nakaka-good vibes kang marinig kasi you are so funny. Sana masali ako sa shoutout mo. Shoutout po kay Miss Cash Jen Vilmon. Gawa ka naman ng buko pandan na ganyan. Salamat! Okay po, i-try po natin yan next time. And shoutout po kay Miss Michelle Shello. Hello po, pa-shoutout po. Lagi po ako nanonood sa mga bago mong vlogs. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!